guys, good morning. Dito po ako sa aming rooftop. At pupuntahan ko ang aking mga tanim dito sa taas. Dito sa aming sa rooftop namin. So dito pambihira lang ako umakyat. Dito yung mga tanim. Dito yung ano namin guys, yung aquarium namin, iba ng kulay ng tubig. Tapos dito yan, mayroon din dito yan, yung green talaga, green kulay green. Anong klaseng halaman ito? Bagong tanim. So dito yung aming rooftop. Yan, dito yung mga tanim namin. Tulad ng tinatawag ng wave club daw to. Wow, wave club. Ito yung aming dragon fruit. So tatlo. So itong dragon fruit namin, nasa 1 year na ito. So ngayon, mayroon siyang puna. At kunin namin yung bunga nila kasi hinog na ito. Yan. First to namin yung pitasin. Pitasin or kunin namin yung bunga. So ito yung mga bunga nila. First to na ano bunga. Tapos may iba din. Yan ito. May dalawang, ilan ba yung hinog? Dalawang hinog ito. Ito yung hinog. So doon, maraming mga bunga doon. Yan, hindi ko lang siya masyadong makita. Isahan na namin kunin yung mga bunga niya. Yan. Mahirap patanggalin. Malaglag mo. Tapin mo. Isa pa dito guys. So dito lang namin itinatanim sa anong tawag ito? Paso. So, ito na. Ito sa gasa. First na bunga. So, may isa pa kami kunin doon. Ito namang isa ay kunin namin dito yung isa. At hirap ano kunin kasi dito sa teres. Tapos yung mga tinik niya, ang dami. Doon yung mga bunga. Oh my God! Wow! Oh my God! Wow! Guys, may kasabihan raw, pag unang bunga, kailangan daw lagyan ng sugar. May kasabihan sa mga
sa mga matanda at susundin na natin. Lagyan daw natin ng sugar na nakunan ng tumang para ano daw, para matamis. So wala namang mawala sa atin pag sumusunod lang tayo. So yan, ilagyan niya ng sugar yung nakunan ng luma. So dito muna yung dalawang nakuha namin luma sa dragon fruit. So ang ganda dito guys sa aming rooftop. So kahit papaano, kahit maglagay lang tayo ng mga paso dito at lagyan natin ng mga halaman kaming rooftop sa kaming gustong ilagay. So maganda talaga guys, so kahit ganyan lang. So pamilya lang ako makakabili sa taas ng